Hello po mga kahirit. So shout out sa mga kasama ko sa YouTube, kay Romulo Mesa Jr., mga bossing sa abroad at mga kasama ko sa school. So ngayon ay magluluto po tayo ng sinalapan o yung tinatawag naming dulong, sinangag na dulong. Ito yung hindi mo kayang iwasan na pagkain pagka siya ay luto na. Ito yung itsura ng aming fresh na sinalapan. Medyo maliit siya doon sa sinalapan diyan sa ibang lugar. Ang labas pati ngayon, lumalabas itong isdang to kapag katag-amihan. So, diyan sa video yan ay mag-add tayo ng isa't kalahating kutsaritang asin. Yung MSG ay optional lang po yun. Kung maglagay man po kayo ay konti lang talaga. So, sa una po, ganyan ang magiging itsura niya. Tapos, hahaluin nyo siya. Pagkahalo nyo yan, mga kahirit, lalabas uli ang tubig niyan. Basta ang mahalaga dyan ay pantay yung pagkakahalo natin para pagdating ng dulo, maging crispy yung ating dulong or sinalapan. Ay dyan, medyo ano na siya. Nagsesettle na yung tubig. Hahaluin pa natin siya. Nang hahaluin para ma-drain yung ating, mag-evaporate yung ating tubig. May mga 30 minutes sa mahigit ang pagsasangag nito. Depende sa inyo ano. Hindi naman pwedeng lakasan ng apoy niya kasi masusunog. Kailangan kapag wala na yung tubig, ay continuous ang ating paghahalo. Kasi may tawag sa Tagalog, mababantilaw siya. Hindi siya, mga kahirit, magiging pantay ang luto. At hindi maganda. So, halo pa tayo. Makita niyo yung bottom part ng ating wok ay medyo may mga tutong na ng dulong or sinalapan. Ayan, ayunin po ninyo yung naglalagitika na sinalapan. Paluto na po yan, yung mga ilang saglit na lang o ilang minuto. So, nilagyan po natin siya ng mantika kanina. Siguro tatlong tablespoon ng mantika na ilagay natin. Depende yung paglalagay ng mantika. Yan po yung finished product natin. So, lagi lang pong tatandaan, there is no all-in-one book. Matutong magtanong, matutong mag-usisa. Matutong manood at makinig dahil hindi lahat ay makikita o mababasa sa libro. Magandang gabi, mga kahirit.